At ngayon, papakita naman namin sa inyo yung mga cellphones namin at kung ano yung pinakanagustuhan namin sa mga phones namin. Papakita po namin yung cellphone namin na I reward din po sa sarili namin. So, watch out! And guys, i-review ko naman yung mga ginagamit ko na cellphones ngayon na iPhone. So, yung ginagamit ko po ngayon, binili ko po siya noong 2017 po at iPhone 7 po siya. So, nung binili ko po siya, nagkakahalaga po siya ng 6,000 Hong Kong dollars, something po siya. Ang pinaka-nagustuhan ko po dito is yung kulay po niya. So, tingnan nyo po hanggang ngayon po kasi, ano, wala pa siyang gas-gas, ganyan. Ang galing-galing, ang ganda po niya. Tapos, yung pinaka-nagustuhan ko pa po dito is yung camera niya. Ang ganda-ganda po kasi ng quality ng camera ng iPhone po eh. So, itong iPhone 7 po, yun po, maganda po siya, magaan siya, tapos sakto-sakto lang po kasi siya sa kamay ko, kaya ko po siya nagustuhan. Nung nasa Pilipinas pa po kasi ako, pangarap ko lang po talaga magka-iPhone, so talagang pinag-ipunan ko po talaga. Pag may gusto kong bilhin, pinag-ipunan ko po talaga, so ayun po. Nung nakabili na po ako ng ganito, eh sabi ko sa sarili ko na okay, hindi na ako bibili ng iba, okay na to sa akin. So ngayon po kasi na, ayun po, 2017 ko po siya binili. So, ngayon po, medyo ilang years na siya. So, ang problema na lang po ngayon yan, pag dire-diretso ko po siyang ginamit ng mga 2 hours, ganun po, nag-iinit na po kasi siya. So, super init po niya na parang ayaw mong hawakan, kaya nilalagay ko po siya sa casing niya. Kapag wala po siyang casing, ang init-init po. Yun na lang po yung problema niya ngayon. Ang ganda-ganda po ng quality ng camera niya, ganyan. At saka, ang medyo ayaw ko lang din po dito, lagi pong nag-update yung software niya. So, pag nag-update po kasi siya na ano siya, yung nauubos na yung memory niya kasi ino-occupy na po niya lahat eh. Kaya, yun lang po yung ayaw ko po sa Apple. So, ayun po yung iPhone 7. So, nung ganito na nga na medyo nag-init pag nagamit na siya ng mga 2 hours, ganyan. Eh, naisipan ko na naman po siyang palitan. So ngayon po, may bago na naman po akong phone. Ayun guys, ngayon, di ba bumili na po ako ng bago kasi medyo nag-init na po yung iPhone 7 ko. Kaya, ngayong last month po yata yun, or last month, bumili po ako ng bagong phone kasi nagustuhan ko din po kasi siya. So, ito po siya. Bumili po ako ng iPhone 11 Pro po. Binili ko po siya ng around 9,000 Hong Kong dollars po. So, ito po siya. So, ayan po. So, kabibili ko lang po niya at ayun na nga po. Medyo nabibigitan po ako sa kanya. Tapos, medyo malaki po siya. Pero, mahal po siya. Pero, napaka worth it po siya para sa akin. Sobrang, ang ganda-ganda po ng quality ng camera. Yun po talaga yung nagustuhan ko. Sobrang, ang ganda-ganda niya. Pag sa camera kasi, ayun po siya yung sobrang clear, ganyan po. Hindi ko po siya masyadong ginagamit ngayon kasi hindi nga po ako komportable na mabigat po siya, tapos malaki siya sa kamay compared po sa iPhone 7 ko na magaan po siya, tapos sakto po sa kamay ko. So, hindi ko po siya masyadong ginagamit. At saka, ang ganda-ganda po ng camera niya. So, mahal po siya pero worth it po talaga siya. So, yun lang po muna yung masasabi ko sa iPhone 11 Pro. So, ang ganda-ganda po ng camera. So, siguro ngayon, hindi naman po ibig sabihin na bumibili po ako ng mga ganito. Eh, parang dyan na po lahat na lalagay po yung sahod ko. Hindi po ganun. Kasi, kapag may gusto po kasi akong bilhin, pinag-ipunan ko po talaga yan. Yung mga extra po na bonus namin, iniipon ko po yan para mabili ko po yung gusto ko. Ganun po kasi talaga ako, pag may gustong bilhin talaga, hindi po ako mapakali. Yung parang, hindi po ako masasatisfied. Yung parang ganun, yung pag hindi ko siya nabili, parang may kulang. Parang ganun na kasi ako ngayon eh. Pero pinag-iisipan ko naman po siyang mabuti. At saka, hindi naman po nalalagay lahat yung sahod ko pag bumili po ako ng ganito. Kasi yun na nga po yung sabi ko na pinag-iipunan ko po siya sa mga extra bonus po na binibigay po ng amo ko. So, ayun po. Yung iPhone po talaga yung okay sa akin. The best po siya overall. Ang ganda po ng quality niya. Kaya, mula nung nandito na po ako, yun na po yung binibili ko. Ito po yung ano ko, una kong phone. Nung unang dating ko po rito, ito po yung unang na parang investment ko ba. Tapos, yung kasama ko dun sa training, niyaya niya akong pumunta dun sa may worldwide. Tapos, sabi niya, may phone daw na binibenta, ganyan. Tapos, buy one, take one. Ang presyo po nito ay 1,200 na may kasamang iPad. Tapos, ang disadvantage niya lang po kasi
nung pag ginagamit, ilang minutes lang, umiinit. Tapos yun siguro yung ano na, kasi mura lang. Kasi buy one take one nga po yun. Tapos nung binili ko to, unang sweldo ko po yun. Yung pinaka gusto ko pong apps dito, yung camera niya, kahit po ganito po siya, bulok-bulok ba. Yung camera niya maganda, malinaw. Dahil nga umiinit, ayun, nagka-pera-pera unti, pinaligtan ko po siya ng Samsung din, Samsung J6. Ito po yung bago niya, ito po. Tapos, mas convenient po ito kaysa sa isa. Tapos, ang bili ko po nito ay 1,800 HKD. Pinakagusto ko dito kasi Messenger, yung Facebook at saka yung WhatsApp. Kasi dun ko po nakikita yung crush ko. Sa totoo lang, yung gusto ko sa kanya ay yung ano niya, yung gallery niya. Kasi marami pong na picture ba na nalagay doon. Yung battery po niya, matagal po siyang malobat ba na nagagamit po siya ng ilang oras ganyan. Kahit maghapon po akong nagko-call center. sa ngayon po kasi wala pa po akong balak palitan to kasi may pinag-iipunan, future. Tapos, pero pag naayos ko na pa yung future, bibili na po ako ng bagong cellphone. Sa ngayon kasi okay pa tong cellphone ko, kaya pinagtsatsagaan ko na lang po. Tapos, pag na tumatawag po ako sa Pilipinas, okay naman siya. Matagal naman siya yung hindi siya nag-loading ganyan. Tapos, clear po yung, kumbaga, nag-uusap ganyan. Clear po yung tao niya. Hindi po siya nagro-robot, parang ganyan. Napag-tsatsagaan ko rin po. Samsung J6. Hello guys, pakita ko po sa inyo yung cellphone ko na nabili sa galing sa sahod ko po. Actually, pang ano ko na to, pang tatlong cellphone ko na. Yung una kong cellphone na nabili po ay yung Sony. Tapos, naano lang yung po, nasira lang po kasi nahulog. Nahulog siya sa tubig kaya hindi na siya na-open. Pangatlong cellphone ko na to siya, mga 7 months pa yata. Oh. Ito po yung Vivo 15, V15 po siya. May current po niya. Then ito sa harapan niya. Yung mga apps niya, ganyan. Ganyan po. Binili ko siya sa Pinas, siya. 13,000 po siya. Camera po kayo, ganito. Pag sa back po, ganyan. Pag harapan naman po, lalabas po to siya. Ito, lalabas. Tapos, cancel na po. Back po siya, tapos front. Ayan po. Okay naman po yung niya. Malinaw naman po yung caption na niya. Camera. Hindi ko ba masyadong kabisado yung mga apps niya kasi hindi ako masyadong ma-ano sa cellphone eh. Kung sa Messenger lang kasi sa Facebook, hindi ako masyadong nag-ano sa mga ibang apps. Yung battery life naman po niya, matagal din siyang malubat. Ako, palagi ako nanonood ng YouTube. Inili ko to na cellphone kasi mahilig po ako manood ng sa YouTube, ganun. Mahilig po ako sa mga, manood ng Chinese, K-drama, mga ganun po. Kasi parang TV na nga din siya. Ayan, nakalang linalinaw din siya. Yung back niya, ito po. Ito po siya para sa fingerprint niyo po. Kung gusto niyo ayaw niyo yung number na unlock ganun. Ano lang po siya fingerprint niyo po. Ma-open na po siya. Ganun po. Ngayon po, wala po akong balak na palitan to kasi okay siya na cellphone. Manipis lang din siya po, malaki din yung screen niya. Full screen po siya ganun. Full screen. Ganda po siya. Gusto ko lang din yung kulay niya, parang girly-girly. Ito po, super satisfied po ako sa cellphone na ito. Sa tatlo ko pong cellphone, yung una po, Sony. Tapos, pangalawa po, Huawei. And then, pangatlo po, ito po, yung Vivo. Maganda din naman yung dalawa, pero mas siyang ako dito sa pangatlo kong cellphone. Vivo 15. Kayo guys, anong nagusto niyo sa mga phone niyo? Kayo guys! Anong nagustuhan niya sa mga phone niyo?